Hello everyone! This is me again and again! Hello sa mga gwapo at magagandang subscribers ng aking channel! Shoutout po pala kay kapatid na Angelo Orion, lokal ng San Narciso, distrito ng Zambales. Thank you so much po sa laging pagsubaybay! Ang recipe po natin for today ay Turkish Delight. Kaway-kaway mga batang 90s! Ito na po ang mga sangkap na ating gagamitin. Para sa ating recipe, kailangan natin ng 1 cup of cornstarch, 4 cups of white sugar, maglalagay na din tayo ng lemon flavor at strawberry flavor. Tara na po at magsimula na po tayo! Sa maliit na pot ay ilagay na natin ang ating asukal. Mag-boost na tayo ng 1½ cup of water. Stir nating mabuti bago natin ilagay sa ating stove. Naglagay na din ako ng lemon flavor. Tansyahin nyo na lang guys kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay. Pagkatapos ay pakuluan na natin. Ganitong consistency ang kailangan natin. Check natin, maglagay tayo ng konti sa tubig. Once na hindi na siya naghihiwa-hiwalay, okay na to. So off na natin ang ating stove. Sa isang medium size sa kaserola naman, ay ilagay na natin ang ating cornstarch. Magbuhos tayo ng 3 cups of water. Kung meron po tayong cream of tartar, maglagay tayo ng 1 teaspoon. Kung wala naman po, ay 1 teaspoon of baking powder. Haluin mabuti hanggang sa ma-dissolve ang ating cornstarch. Ilagay natin sa stove sa mahinang apoy. Mix lang natin mabuti hanggang sa para na siyang maging paste texture. Unti-unti nating ibuhos ang ating sugar mixture. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghalo sa napakahinang apoy in 30 to 35 minutes. Alam nyo guys, hindi pala biro magluto nito. Kailangan, bago kayo mag-start mag-halo, mag-push up muna kayo namang 100 times. Para handa ang ating braso, no, sa paghalo. Nga lang, yung kanang braso lang yung lalaki. Ang corny ko, no? So, maglagay na tayo ng 1 teaspoon of vanilla essence. Sa original recipe nito, naglalagay sila ng rose water syrup. Wala akong rose water, kaya vanilla flavor ang nilagay ko. So, ngayon, naglagay na tayo ng strawberry flavor. Kulay pink kasi siya. Kaya kala ko nung bata pa ako, strawberry flavor. So, para magkaroon lang ng peace of mind, ginawa ko siyang strawberry talaga. Naglagay ako ng red color. Huwag masyadong marami para hindi ganun sumobra yung pagka-red niya. Para kulay pink pa din ang kalalabasan niya. Ooh, ayan o. Oh. Parang gumawa ng candy na gel texture. Super bango kaya niya. Parang nag-amoy pagawaan ng candy yung bahay niyo. Gumamit ako ng isang glass baking pan. Pinahiram ko siya ng butter at naglagay na din ako ng parchment paper. Spell parchment paper. P-A-P-E-R. Paper! Ngayon, ilagay na natin to sa ref ng 4 to 6 hours or overnight. After overnight, sa isang malaking chopping board, nag-sprinkled ako ng powdered sugar para hindi manikit doon sa ating board. Then, ikat na natin ito. Depende naman po sa size na gusto nyo. Ako maliliit po ang ginawa ko para mas madami. The more, the merrier! Ngayon,
Ngayon po ay itutos na natin siya sa powdered sugar. Ito na ang Turkish Delight! O ang tinatawag nila sa Turkish word na lokum. So guys, isearch nyo na lang sa Google kung anong history ng Turkish Delight. Basta ang alam ko lang, uso ito nung kabataan ko. Nalaman ko lang na Turkish Delight ang tawag sa kanya nung napanood ko yung Narnia, yung The Witch in the Wardrobe. Fan kasi ako ng Narnia eh. Wala lang, naikwento ko lang. Melt in your mouth talaga. Hindi ko na nga siya nanguya eh kasi natunaw na agad siya sa dila ko. Sarap. Don't forget to subscribe! I-like nyo na po ang aking video. See ya!